Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Simula sa November 3, tatakbo na sa bilis na 50 kilometers per hour ang mga tren ng MRT. Magandang balita ito sa mga pasahero sa gitna ng mas pinaluwag na restriction sa pagbiyahe sa mga pampublikong sasakyan. Kanina, sinubukan ng paanda rin ang mga tren ng MRT sa bilis na ganyan po, 50 kilometro kada oras. Ilang minuto kaya ang inabot ng biyahe mula sa North Avenue hanggang sa dulong sa dulo na istasyon ng MRT sa Taft Avenue? Yan ang tinutukan ni June Veneracion. Sa tinagal-tagal ng panahon ng mabagal at matagtag na takbo, tatangkain ng MRT3 na paandarin ang kanilang tren sa bilis na 50 kilometers per hour. Kaya nagsasimulation tayo ngayon kasi ang last na takbo natin ng 50 kph is sometime September 2014. Ang kanilang gagamitin, ang bagong overhaul na light rail vehicle mula unang istasyon sa Quezon City hanggang dulo sa Pasay City. Purasan natin kung gaano katagal yung magiging biyahe mula dito sa North Avenue Station hanggang Taft Avenue Station. Dahan-dahan nagsimula ang andar hanggang sa paakyat na ng paakyat ang train speedometer. At pumalo na nga sa 50 kph. 50 is good. Katumbas yan ang kalahati ng speed limit sa mga expressway. GMA Kamuning Station, 4 minutes and 45 seconds. Kapag matinding matindi ang traffic sa EDSA, pwedeng abuti ng 30 minutes ang biyahe ng motorista mula North Avenue hanggang GMA Kamuning Station. Ayos na yung mga readers mo, mas smooth yung travel mo, at dahil na bagong overhaul din yung mga bagon, hindi na siya katulad ng dati na mainit, tapos may kumutulo. Dahil simulation lang ito, halos hindi humihinto ang tren sa mga istasyon. 16.7 kilometers ang distansya mula sa magkabilang dulo ng linya. 37 minutes and 15 seconds, ganyan tumagal ang aming biyahe mula North Avenue Station hanggang dulong istasyon at ito nga yung Taft Avenue Station. Sobrang bilis nga, pero hindi naman talaga ganyan ang dapat asahan sa aktual na operasyon kung saan may bumababa at sumasakay na pasahero. Nasa 1 hour and 5 minutes ang magiging biyahe sa bilis na 50 kph. Ganun pa man, 10 minuto yan na mas mabilis kung ikukumpara sa nakasanayang 30 kph na takbo. Siyempre, mapapabilis ang takbo natin. Yung waiting time ng mga pasahero, iikli, mas marami tayong mga pasahero may sasakay. Simula November 3, 50 kph ng operating speed ng MRT3. At sa Disyembre, itataas pa yan sa 60 kph. Kaya magiging 59 minutes na lang ang North Avenue hanggang Taft Avenue. At di mas maganda, mapapabilis yung transportation, yung biyahe mo sa araw-araw. Mas makatulong yun pag, ano, pag may trabaho. Yun. Ayun, dahil hindi ka na malilate sa trabaho. Pero konting tiis muna ang mga pasahero dahil may temporary shutdown ng MRT3 mula October 31 hanggang November 2 para sa maintenance ng railway system. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas. Ininspeksyon na ng Food and Drug Administration at Department of Health ang pasilidad sa Makati na nagbebenta na umano ng mga bakuna laban sa COVID-19. Muli ring nagbabala ang DOH. Wala pang aprobadong bakuna sa kahit sa ang panig ng mundo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa isa pang kuha ng kumalat na text message sa wikang Chinese na nakuha ng GMA News, malinaw sa ikalawang bahagi ang pag-aalok ng bakuna. Sa tulong na isang bihasa sa wikang Chinese, isinalin namin ang mensahe. Hinihimok doon ang mga company leader na dalhin ang kanilang mga empleyado para maturukan ang bakuna. Ganito rin ang nakasaad sa translation ng text message na idinaan namin sa app na Google Translate. Ang isang Chinese company nga na kilala sa larangan ng telco, may 20,000 kawaniraw nila ang nainiksyonan na. May cellphone number ding nakalagay sa text. Isang native Chinese speaker ang pinatawag namin sa cellphone number na yan para magtanong tungkol sa bakuna.
Isang babae raw ang sumagot sa magkahalong wikang Chinese at Ingles. Sagot daw nito, "Not anymore. Please call others." Hindi malinaw kung ano ang kanyang ibig sabihin pero agad itong pinutol ang tawag. Nauna nang sinabi ng Centuria Medical Makati na wala silang kinalaman sa kumalat na text message at sila mismo magsasabi sa kahit sino magtatanong na walang mabibiling bakuna kontra COVID-19 sa kanilang pasilidad. As far as that text message is concerned, it did not came from Centuria Medical Makati. We even issued our official number so that anybody who wants to inquire about it, they can inquire directly with us. Kahapon din, nag-inspeksyon ng mga kawani ng Food and Drug Administration at DOH sa Centuria. Pumunta po doon yung ating team, kasama po ang team from DOH. Naging cooperative naman daw yung sa clinic at nakapag-inspect sila. I'm still waiting for the final report, pero so far, wala namang natimbre sa akin na merong nakita or pinumpiska or nahuli na bawal na kamot. Paulit-ulit na paalala ng ating Department of Health, wala pang aprobadong bakuna sa kahit saang panig na mundo laban sa COVID-19. Sa ngayon ay nasa iba't ibang level pa ng clinical trial sa mga candidate vaccine at ang halagang tinatarget ng World Health Organization, $8 to $10 bawat dose o katumbas ng 400 hanggang 500 pesos. Ang Malacanang at ang FDA nagbabala sa mga may balak magbenta ng di-aprobadong bakuna at sa presyong nananamantala. Bawal po yan. Meron pong pinapataw na parusa sa kahit sino magbebenta ng gamot o bakuna na hindi po aprobado ng FDA. Meron pong kulong yan. Itigil niyo po yan. Wala pa po talagang approved na vaccine for COVID-19. Lahat po ay under investigation at under development pa. At wala pa tayong sufficient data to tell us about the safety at saka yung efficacy ng mga produktong ito. Kaya wag po tayong matetempt, ano? Wag po tayong marutukso or minsan masyadong desperate ng ibang tao na papatol sila kahit mahal, kahit hindi sigurado. Ivan Merina, Nakatutok, 24 Oras. Pinakakasuhan ng NBI sa ombudsman ng hepe ng Bureau of Customs na si Commissioner Ray Leonardo Guerrero at dalawa pang mataas na opisyal ng customs. Nakipagsabwatan umano ang tatlo sa mga tinaguriang ghost importer. Sagot ni Guerrero, ministerial function ang ginawa niyang pagpirma sa mga Certificate of Accreditation ng mga importer. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa isinumiting rekomendasyon ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman, pinasasampahan nila ng reklamong kriminal at administratibo ang mismong hepe ng Bureau of Customs na si Commissioner Ray Leonardo Guerrero dahil sa mga paglabag sa Anti-Graft at Corrupt Practices Act. Dawit din ang dalawang mataas opisyal ng customs, si Deputy Commissioner for Intelligence Ramil Ramiro at ang Acting Officer ng Account Management Office o AMO na si James Hovin. Sabi ng NBI, nakipagsabwatan sa Guerrero, Ramiro at Hovin sa 6 na importer para sa accreditation ng mga ito. Pero lumalabas daw na ang 6 na kumpanyang ito, mga tinatawag na ghost importer. Nang tuntunin daw kasi ng NBI ang idirekta ng address ng mga importer, non-existent o hindi sila matagpuan doon. July 2019 pa nag-imbisiga ang NBI sa corruption sa customs sa utos ng Department of Justice matapos banggitin ni Pangulo Duterte sa kanyang State of the Nation address ang umano'y talamak na korupsyon sa ahensya. Pinuntahan namin ang nakadeklarang warehouse address ng isa sa mga nabanggit na kumpanya, ang Gibson International Trading. Pero mga dikit-dikit na bahay na ito ang aming nakita. Sabi naman nakatira doon, walang warehouse at walang kumpanyang nag-o-opisina doon. Sabi ng NBI, ganito rin ang kanilang nadiskubre nang isa-isahin nila ang address ng mga tanggapan at warehouse ng iba pa mga kumpanya. Nakausap din ng NBI ang mga taong inilista bilang owner o opisyal na nag-invest daw ng milyong piso. Pero ilan dito ay umaming napag-utusan lang na pumirma kapalit ng pera at wala naman daw milyong pisong pang-invest. Ayon sa NBI, kabilang sa kanila ang isang motorcycle courier, nakausap siya ng GMA News. Yan sir, nagulat na lang din po ako. Gaya ng kasamahan ko, nagulat na lang din po kasi andun nag-reflect yung pangalan namin. Pero kala ko, sir, wala naman po akong ganung kalaking halaga, sir. Ordinaryong tao lang po ako. Ayon sa NBI, kailangan managot si Guerrero dahil kautosan niya mismo na isumite sa kanya ang listahan ng mga nag-a-apply na importer kasama rin yung mga dapat tanggalin. Matapos dumaan sa account management office ni Hovin na siya mag-verify ng mga sinumiting dokumento at sa opisina ng Deputy Commissioner for Intelligence na si Ramiro bago niya ito pirmahan bilang commissioner. Sabi ng NBI, dahil sa pagbigay ng Certificate of Accreditation sa mga peking importer,
Nabigyan ng pribilehiyo ang mga Peking importer na magpasok ng kahit anong kargamento o kalakal sa bansa nang hindi sumusunod sa mga customs regulations. Sabi ng NBI, umaabot sa 500 million pesos ng mga shipment ang naipasok ng anim na umano'y ghost importer. Pero sabi ni Guerrero sa sagot niya sa NBI, ministerial function ang ginawa niyang pagpirma. Nagbigay din daw siya ng accreditation sa importer para wakasin na ang modus na consignees for hire. Noong 2018 kasi, may mga nakapasok na magnetic lifter sa Manila International Container Port na sinasabing may lamang shabu ang consignee na nakalista. Umaming nagamit lang sila, kaya tinawag ang modus na consignee for hire. Depensa rin ni Joven ng Accounts Management Office, ang pagbigay ng accreditation ay ibinasin nila sa mga papeles na isinumite ng mga aplikante. At mabilis daw nilang inaksyonan ng mga ito dahil sa batas ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act ni Pangulong Duterte. Isa pa, sinabi rin ni Joven na may post-inspection naman daw silang isinasagawa. Ang Deputy Com na si Ramiro hindi nagbigay ng pahayag sa NBI. Patuloy na hinahanap ng GMA News sina Joven at Ramiro para sa kanilang pahayag sa reklamong sinampa. Hindi naman sinasagot ni Guerrero ang text at tawag namin. Dating AFP Chief of Staff si Guerrero na itinalaga ni Pangulong Duterte para pamunuan ng Bureau of Customs noong 2018. Ayon sa NBI, aantabayaran na lamang nila ang Ombudsman sa kanilang magiging aksyon kung nasa kanilang hinihaing reklamo na may kinalaman sa ghost importer at consignee for hire scam. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, ipagdasal po natin na sana magtagumpay ito. 10 aso ang sinasanay po ngayon sa lungsod ng Antipolo para maamoy, hindi o makaamoy, hindi ng bomba, hindi ng droga, kundi ng mga tinamaan ng COVID-19. Kung magiging matagumpay, pwede rin umabot ng hanggang 96%, 96% ang kanilang tinatawag na accuracy rate. Nakatutok si Emil Sumangil. Isa ang farm na ito na nasa Bulubunduking Barangay ng San Jose, Antipolo City sa mga lugar kung saan sinasanay ang iba't ibang uri ng mga asong isinasabak sa explosives at narcotics detection. Pero ang 10 asong ito binigyan ng kakaibang training. Sinanay sila ng 4 na buwan para raw matukoy hindi droga o pampasabog, kundi kung sino ang posibleng positibo sa COVID-19. For example, in goal nyo is to have an explosive detection dog. So imprint nyo yung amoy ng explosive. They have to be obedient dun sa order na explosive. Pag narcotics naman, imprint nyo yung training aid ng narcotics, ng drugs. Tapos this time naman sa COVID, imprint yung COVID-19 na specimen. Ginamit po namin na specimen is from COVID-19 patients na nag-positive. Kunuha namin yung face mask nila na may laway nila and also yung mga damit nila na may pawis nila. Tatlong exercise ang ginawa nila para ipakita ang kapabilidad ng mga aso. Una, naglagay sila ng 5 kahon na may lamang face mask na gamit na. Isa rito, face mask na ginamit ng isang COVID-19 positive patient nang ipaamoy na ang mga kahon sa aso. Kinamot niya ang kahong naglalaman ng COVID-19 specimen. Mirambol ang mga kahon at muli itong pinapasadakan sa aso. Babalik talaga. Hindi pa payag yan. Muli niyang dinikitan ang parehong kahon, pati ang face mask na may laway ng COVID-19 patient na isinuot sa isa sa mga latang ito. Search! 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 Good, fine. At isa pa na nilagay naman sa isa sa mga butas sa plywood na ito, na-detect din ng aso. So ngayon, yun pa lang yung nade-develop namin eh. Kukunin yung mask nila, kukunin yung sweat nila. Pero later on, ideally, ang gusto namin, dadaan lang yung tao, alam na natin kung may COVID-19. Sa ibang bansa, gaya ng Finland, Germany, Iran at France, ginagamit na mga aso sa detection ng mga COVID-19 positive. Dito sa Pilipinas, Antipolo City raw ang unang nakipagtayap sa kanila para sa actual demo ng mga COVID-19 detection dogs sa isa sa kanilang testing center sa susunod na linggo.
significant yung accuracy rate nila, 96%. That's based dun sa ibang bansa. Kaya kami, with the help of Antipolo government, yun ang gusto namin mangyari, that we could gather data para ma-prove din natin yung mga aso natin na maging mataas yung accuracy rate. Pati raw, mga asymptomatic kayang ma-detect ng COVID-19 detection dogs. Kung isabak na nga bilang mga frontliner ang mga asong ito, ligtas din daw sila at hindi makakawa ayon sa kanilang pag-aaral. Dogs, these are God's gift to mankind, diba? So why not make use of it? Kasi they have a very unique capabilities to do that. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Binigyan ng 3 araw ng Philippine Red Cross ang PhilHealth para bayaran ang balanse nila sa utang na mahigit 600 milyong piso. Nakatutok si Maki Pulido. Nagbalik na ang libreng swab testing ng PhilHealth sa ilalim ng Philippine Red Cross para sa mga nag-uuwi ang mga OFW. Kasunod yan ang pagbibigay ng PhilHealth ng 500 milyong piso bilang paunang bayad sa utang nito sa Red Cross. Pero ang mahigit 600 milyong pisong balanse ng PhilHealth dapat mabayaran sa loob ng 3 araw ayon sa Red Cross. Nang unang maningil ang Red Cross noong October 8, nasa 930 milyon pesos ang utang. Pero lumobo ito sa 1.06 billion pesos hanggang itigil na ng Red Cross ang pagproseso ng RT-PCR tests noong October 15. Nag-partial payment ng 500 million pesos ang PhilHealth noong isang araw. Pero sa ipinadalang sulat ng Red Cross, sinisingil na nila ang lahat ng naipong utang. Kung muling ititigil ng Red Cross ang pagproseso ng RT-PCR test, hindi pa masabi sa ngayon. We actually sent them a letter yesterday, or 3 days from yesterday. But depends on how the talks will go. Hopefully, we have a better relationship going into the future. Kampante naman po tayo na since it was no less than the president that said that the Philippine government will pay, ano pa ba ho ang hihingin pa ng PRC, no? Yan po ay sovereign guarantee from the mouth of the president himself. Sakali mang magkaaberya ulit, nakapaghanda na raw ang one-stop shop. Ngayong araw, balik na sa mga laboratorio ng Red Cross sa mga swab specimen ng mga OFW na dumarating sa bansa. Kung mangyari man yan, meron na kaming ready na automated system. Ang mga laboratorio ay pinagbibigyan natin ng barcode readers at na-test natin yon at napatunayan natin gumagana. May mga commitment ang mga laboratorio na makapaglabas ng result in 48 hours. Ang maghahabol ay ang mga LGU dahil sinuspinde ng 2 linggo ang kanilang mass testing. Sana naman huwag masyadong tumaas. Maghahabol kami, encourage ulit namin yung tao na mag-walk-in sila at magpa-test. Pag hindi mo na-test yung tao, di ba, hindi rin niya alam na may sintomas siya. So the more people you test, mas mabuti. Kahit partial payment pa lang ang bayad ng PhilHealth, bumili na uli ng test kits ang Red Cross. Balikan ngayong araw ang chartered flight na sumundo ng test kits sa China. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Posibleng marangkada na sa Nobyembre ang clinical trial sa bansa ng isa sa mga COVID-19 vaccine ng China. Pero kailangan muna nitong sumalang sa masusing pag-aaral bago bigyan ng basbas ng Food and Drug Administration. Nakatutok si Leigh Alves. Hawak na ng Food and Drug Administration ang application ng Sinovac ng China para makapag-clinical trial phase 3 dito sa Pilipinas ng kanilang candidate vaccine sa COVID-19. Sa lahat ng mga vaccine developer na formal nang nag-apply para subukan ang kanilang bakuna dito sa Pilipinas, ang Sinovac pa lang ang umuusad sa proseso. Tapos na ito sa evaluation ng Vaccine Experts Panel. At kasabay ng pagsusuri ngayon ng FDA, nire-repaso na rin ng Ethics Board ang kanilang planong clinical trial dito. Kailangan ang basbas ng FDA para makapagsimula ang clinical trial. Ang titingnan natin siyempre yung methodology niya, yung protocol mismo kung how it will be conducted, and then of course to make sure that the safety of all participants is assured, and yung mga steps na gagawin in case na merong makikita na adverse events, kasama lahat yan sa evaluate. Tinatayang 2 linggo tatagal ang evaluation ng FDA.
At kung mabibigyan ng approval ang Sinovac, pwede na raw ikasa ang phase 3 clinical trial. That means in 2 weeks time, magkakaroon na tayo ng recommendation whether approved or not. No, hindi naman lahat ng mag-a-apply na approve. No? Mm-hmm. Kung ma-approve naman siya, then the clinical research organization will be given the go signal and they can begin. Kung mabibigyan ng FDA approval, maaaring magsimula sa Nobyembre ang Sinovac clinical trial. Sa Brazil, kung saan ongoing ang phase 3 clinical trial ng Sinovac, otorisado na ang pag-aangkat ng raw materials mula sa Sinovac Biotech para magawa roon ang tinatayang 40 million doses ng bakuna. Nauna nang sinabi ng DOH na kahit positibo ang feedback sa bakuna sa ibang bansa, kailangan pa rin itong subukan dito. Lee Alves, Nakatutok, 24 Oras. Pirma na lang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang inihintay para makapagtalaga kung hanggang magkano lang dapat ang presyo ng swab test. Sa ngayon kasi, iba-iba ang presyo nito. Pwede pang umabot hanggang sa 19,000 piso. E pinal na raw ang desisyon na ilagay sa GCQ ang Metro Manila at iba pang mga lugar ayon sa namumuno ng IATF o Interagency Task Force Secretary Francisco Duque. Nakatutok si Joseph Borong. Kagabi pa lamang dumalaw na at nag-alay ng bulaklak at kandila si Pangulong Rodrigo Duterte sa puntod ng kanyang mga magulang sa Davao City. Pagtalima ito sa utos ng IATF na nagbabawal ng pagbisita sa sementeryo simula ngayong araw hanggang November 4. Pwede namang bumisita pagkatapos ng 4 ng Nobyembre pero depende pa rin sa mga alituntunin ng mga lokal na pamahalaan. Yan naman po ay alinsunod doon sa desisyon ng IATF na magsasarado ang mga sementeryo, mga kolumbaryo mula 29 hanggang 4 ng Nobyembre at nagpunta naman po ang Presidente bago magsara ang sementeryo sa Davao. Bawal na po. Ang mga paghihigpit na tulad ng pagbabawal ng pagbisita sa sementeryo ay ginagawa para maiwasan ang pagkalat ng sakit dahil sa pagkukumpulan ng mga tao. Sa ngayon, sa General Community Quarantine o GCQ inilagay ang Metro Manila mula November 1 hanggang November 30. Ito rin ang inanunsyo na ng Pangulo nitong Martes pero binigyan ng gobyerno ng pagkakataon ang mga lokal na pamahalaan para umapela. Pero ayon sa IATF, yan na ang pinal na desisyon. Bukod sa Metro Manila, pinal na rin nasa GCQ hanggang katapusan ng Nobyembre ang mga probinsya ng Batangas at Lanao del Sur at mga syudad ng Iloilo, Bacolod, Tacloban at Iligan. Ang mga Metro Manila mayors ang gusto nga GCQ na hanggang matapos ang taon. Kami rin rekomenda po ng buong Metro Manila Council ay umabot po ng December 31, itong taon na ito, ang ating GCQ para tuloy-tuloy na po ang pag-contain natin at hindi po tayo mag-relax at napakaganda na po ng ating numero sa Metro Manila. Ang inanunsyong community quarantine ay para lamang sa hanggang katapusan ng Nobyembre. Sa Desyembre, kung luluwag yan o hihigpit, ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ay depende sa magiging datos. We don't want to rule out a change in classification for December. Importante po yung daily attack rate at saka yung two-week growth rate at saka yung clinical care, yung utilization. Pero kung ang National Task Force on COVID Response na siya nagpapatupad ng mga polisiya ng IATF ang tatanungin, mas magandang GCQ na lamang muna nga tulad ng sabi ng mga mayor. Hybrid naman daw na may tuturing ang pinatutupad na community quarantine, sabi ni National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. We support yung Metro Manila mayors na we are opening up the economy but with much caution, especially ngayong may mga okasyon tayo ng undas at saka this coming Christmas. Maraming lugar na nag-MGCQ, bumalik din po talaga sa GCQ dahil kasi talagang hindi natin po maiwasan na nagre-relax po ang ating mga tao. Kung tutusin po natin yung ating sitwasyon ngayon, kung ibabase po natin na yung ating mga categories sa MGCQ at saka GCQ, parang sa economically, nasa MGCQ na po tayo kasi hybrid po ang ginagawa po natin. Bahagi ng pagbubukas ng ekonomiya ang pagbubukas ng turismo sa bansa. Kasunod ng Boracay at Baguio, bubuksan na rin para sa mga turista ang Bohol. Pero kontrolado ang mga turista at hindi pwede ang mga do-it-yourself na tour. Kailangan lamang magparehistro sa website ng Bohol. You will not be allowed your do-it-yourself tours. Meron tayong mga itinerary na i-share sa kanila na pwede nilang pagpilian. Kailangan din ng negatibong RT-PCR test sa loob ng 3 araw. Ibig sabihin, 3 araw bago ang inyong biyahe pa Bohol, dapat ay naswab na kayo.
Pero mahal ang RT-PCR test, dahilan kung bakit kukonting turista pa rin ang nagpupunta sa mga binuksang tourist spot tulad ng Boracay. Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, pirma na lamang ni Pangulo Rodrigo Duterte ang hinihintay para magpatupad ng price cap o hanggang gaano kamahal ang RT-PCR test. May rekomendasyon na raw ang Technical Working Group at nakahanda na ang order sa opisina ng Executive Secretary Salvador Medaldea. From all indications, mukha naman pong magkakaroon ng price cap. Why is that? Eh kasi po, yung iba naman, napakataas talaga ng sinisinghil. No? Eh alam naman natin na po pwedeng mas mura yung testing na yan dahil sa Project ARC nga, as low as 1.5, kaya nilang magbigay ng testing up to 2,000. No? So, yan lang po para maging mas affordable lang testing sa ating mga kababayan. At sa ganong paraan, mas marami pong matetesting dahil importante po yan sa ating strategiya dahil kung walang testing, di natin alam kung sino isolate at kung sino ang gagamutin. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Matapos magpahinga mula ng mag-lockdown, balik clearing operations na ulit sa mga kalsada at bangketa. Hanggang 3,000 piso ang multa, pero meron pa rin naman daw mga exempted dahil sa pandemya. Nakatutok si Marie Zumali. Sa linaw na nakasulat sa karatula, mapapaisip ka na lang kung nagbubulag-bulagan lang ba ang mga driver na masasakyang ito o alam nilang wala namang manghuhuli kaya pinarada pa rin nila sa bawal ang kanilang masasakyan. Dito naman sa kalsadang ito, mabigat na nga ang daloy ng trapiko, nakadagdag pa sa pagpapasikip ang mga sasakyang kinukumpuni. Nakahambalang din sa kalsadang ito ang motorcycle shop na ito. Sa bahaging ito naman ang Zobel Rojas, tila ginawa ng terminal ng mga taxi na kanilang pinaradahan. Pero ang mga ilegal na gawain ito, malapit na muling matuldukan. Matapos ipag-utos ng Department of Interior and Local Government na simulan na muli ang road clearing operation sa mga pangunahing kalsada, pati sa mga secondary o side street at mga inner road. Tanggalin yung mga obstruction sa kalsada at sa mga sidewalk, which are hazardous to motorists and pedestrians, which includes unauthorized parked vehicles, illegal structures, nuisances, and all other structures that impede the safe and convenient passage through public roads or sidewalks. Road clearing is also in support of the bike lanes. Natigil ang mga road clearing operations ng abutan ng pandemya. Alinsunod sa Memorandum Circular 2020-145 ng DILG, may 60 araw ang mga local government unit mula November 16, 2020 hanggang January 15, 2021 para tanggalin ang lahat ng balakid sa kalsada. Exempted daw rito ang mga temporary structure na itinayo dahil sa pandemya gaya ng police checkpoints, mga istruktura para sa mga locally stranded individual, mga konstruksyon para sa bike lane, pati mga emergency vehicle. Mainam ba desisyon ito ngayong mayroon pa rin pandemya? We have to have people to be able to freely move around. In the road clearing operations, they must utilize a face shield, face mask, nag-regular hand washing sila, and they must practice physical distancing for their own protection. Full implementation ito sa mga lugar na nasa MGCQ at new normal na. Partial implementation o pagtatanggal lang sa lahat ng obstructions sa kalsada sa mga nasa GCQ. Suspendido pa rin ang road clearing operations sa mga lugar na nasa ECQ at MECQ pa rin. Katuwang ng mga LGU ang MMDA sa operasyong ito. Nag-average po kami ng at least 10 requests per week. Ano? Lalo na po yung mga areas, ma'am, no, na napakalapit po sa ospital, napakalapit po sa mga fire stations, yung mga alternate routes po nila going dun sa mga major thoroughfares. Yun po talaga yung nire-request ng ilang LGUs. Ano? Posibleng umabot sa higit 3,000 piso ang kabuuang multa para sa iligal na pagparada, 1,000 piso para sa attended illegal parking, 2,000 para sa unattended illegal parking. At kapag pumarada pa po kayo sa mga lugar na may malinaw naman traffic sign na no parking o tow away zone, ay sasamahan pa yan ng disregarding traffic signs na 150 pesos at obstruction na 1,000 piso ang multa. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. 5 piso sa bawat buntot ng daga. Yan ang alok ng lokal na pamahalaan ng San Luis, Pampanga. Para daw yan mabawasan ang namemesteng mga daga sa kanilang mga taniman. Eh bakit kaya buntot lang ng daga ang inihingi ng mga residente? Narito ang pagtutok ni Marcel Lugar. Pasintabi, ang binibilang na iyan ng mga taga-munisipyo ng San Luis, Pampanga ay mga buntot ng daga.
Huli yan ang mga magsasaka, kapalit ng 5 pisong pabuya sa bawat isang buntot sa programa ng LGU na tinatawag nilang Wanted Mr. Rat. Currently po, meron na po kaming 58,666 pieces po na tails na na-receive. Nakatumbas po ng 293,330 pesos po. Pero yung target namin sir is 1 million. So yung 1 million sir is makakakolek ka ng 200,000 pieces of tails na daga. Sa kwenta ng munisipyo, sa 1 million pesos kada taon ay ipapatong nila sa buntot ng mga daga. 75 million pesos na halaga ng palay naman ang kanilang maisasalba. Praktikal na puhunan daw sa isang bayan na 80% ng lupa ay palayan. Buntot lang ang bibilhin ng munisipyo. Ang karne ng daga kasi ay may sariling merkado. Exotic food namin siya dito sa Municipality of San Luis. So masarap dito yung adobo, adobong daga. So bali double purpose siya. So nakakain na siya ng mga tao yung mismong katawan ng daga. Sa dagang bukid sir ha, hindi dagang bahay. Hindi ba delikado? Hindi naman siguro sir. Actually sir, I myself kumakain ako ng adobong daga. Still buhay pa rin naman ako. Hinanap namin sa palayan ng barangay San Isidro si Nelson Dakis, ang magsasakang may pinakamaraming dagang nahuli sa listahan ng munisipyo. 912 na buntot ng daga ang isinurrender niya sa LGU. Ang runner-up na si Jomar ang aming nakita. 500 na daga naman ang huli niya. Eh baka naman mamaya hindi ka na magpalayan, magdagaan ka na lang. Pwede rin. Pwede rin. Baka mas malaki kita. Oo. Oh. Ganun po. Seryoso, ikaw ay magdadagaan na lang. Opo, kung may maraming daga, hindi magdadagaan na, madali lang yung pera. 20 kilos ng karne ng daga ang huli ni Jomar mula kaninang umaga. Magtitira siya ng ilan sa bahay niya, pambenta naman ng iba. Kinakain ka ng daga? Opo. Anong lasa? Masarap. Anong lasa? Masarap po, parang ano, dig pa sa manok. Ayon kay Municipal Health Officer Dr. Margarita Regala, ligtas na kainin ang dagang bukid basta malinis ang pagkakaluto nito. Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras. Inireklamo ang isang regional director ng DPWH o Department of Public Works and Highways matapos umanong magpaulan ng aabot sa 3 milyong piso sa kanyang birthday party. Todo tanggi naman ng opisyal sa baygiit na pinupolitika lamang siya nang nagrereklamo. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Sa reklamong inihain ni Lopez Quezon Councilor Arky Yulde sa ombudsman kanina, inakusahan niya si DPWH Region 1 Director Ronel Tan ng grave misconduct, katiwalian, conduct on becoming a public officer at paglahok sa partisan political activities. Binanggit ni Yulde sa reklamo na sa isang party sa bahay ni Tan at ng asawa nitong si Quezon Representative Angelina Helen Tan, may hawak daw na kahon ng regional director na may lamang 2 milyon hanggang 3 milyong pisong cash. Isinabog daw ni Tan sa ere ang pera at pinaagaw sa kanyang mga bisita. May mga nakapag-uwi nga raw ng 100,000 hanggang 200,000 pesos. There was this party na ginawa doon sa Quezon na kung saan nagpaagaw daw, allegedly, yung respondent ng pera worth 2 million pesos. As to whether or not may kapalit ba, we do not know. Sir, at this is the money you came from the DWH funds? We do not know. Honestly, we do not know. Basta nagpaago siya ng pera. Ayon sa kampo na naghain ng reklamo, hindi raw dapat pag-asal ng ganito ang isang opisyal ng gobyerno. We're talking of Republic Act 7613, which establishes a code of conduct and ethical standards for government employees. So what we're just saying is, his act may have constituted or could have constituted a violation of the standards set by the law for government employees. Pinabulaan na naman ni Tan ang mga alegasyon. Pamilya lang daw niya ang kasama niya tuwing birthday niya. Kung may party man daw sa bahay nila, baka raw ang misis niyang kongresista ang namigay ng regalo, pero hindi raw cash. Kung ang sinasabi birthday ko, tapos ang birthday ko kasi February. Maaari kung sinasabi niya halway Pasko, nagbigay ng regalo yung asawa ko dahil congressman yung asawa ko, maaaring ganon. Pero parang ang dami naman nun. Parang napaka-imposible paagaw ay ganun kalaking pera. Yung sinasabi niyo pong namigay siya ng regalo noong Pasko, cash po yun? Hindi po, in kind po. Never pong nagkaroon ng ganitong insidente, sir, na
umulan ng pera sa bahay po ninyo? Wala pong ganun. Ayon kay Tan, hindi na siya nagulat na may nagsampa sa kanya ng reklamo. Ang nakikita niyang ugat nito, politika sa Quezon. Harapin naman namin po yan. At yan po naman ay in-expect ko kasi yan ay matagal nang binapanakot sa akin. Kasi tingin namin, bahagi ng harassment sa politika kasi nababalita na yung asawa ko ilalabang gobernador ng Quezon. Kapag hindi umatras yung aking asawa, ay ako'y sisirain nila. Wala naman po kayong ikakaso sa mayroon kanila? Mayroon po ako inihanda pa sa kanila. Si Congresswoman Tan, pinabulaanan din ang mga alegasyon kasabay ng pagsasabing politika ang punot dulo nito. Ang DPWH naman, tumanggi muna magkomento habang hindi pa natatanggap ang kopya ng reklamo. Tina Panganiban Perez, Nakatuto, 24 oras. Pinayagan na po ni Pangulong Duterte ang Department of Foreign Affairs na imbestigahan ng pangmaltrato umano o pangmamaltratong na bidyuan pa ng Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Mauro, sa kasambahay niyang isa ring Pilipina. Eksklusibong nakapanayam ng GMA News ang kapatid ng kasambahay na gustong makulong ang tinatawag nilang abusado raw na opisyal. Narito ang pagtutok ni JP Soriano. Sampal, kurot, at pingot. Ilan lang yan sa pagmamaltratong dinanas ng 51 years old na kasambahay sa kamay mismo ng kanyang employer na si Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Mauro. Nakausap namin sa telepono ang kapatid ng biktima na itatago muna namin ang pagkakakinanlan. Napanood daw niya ang report sa 24 oras at halos madurog daw ang puso niya nang makita ang sinapit ng kanilang panganay na kapatid. Sabi ko po, bakit pinamang ko, bakit ginanlan ang kapatid ko, pariho naman kayong sinong, kawawa naman. Kwento ng kapatid ng biktima sa GMA News. Minsan na raw na ikwento sa kanila ng kasambahay na biktima na hindi maayos ang pakikitungo sa kanya ni Ambassador Mauro. Pero bukod sa pananakit, wala rin daw laya ang kapatid na makagamit ng cellphone at hindi rin daw pinapayagang makalabas ng official residence ni Mauro sa Brazil. Uuwi na raw sana ang kanyang kapatid nitong Abril pero hindi natuloy dahil na-extend daw ang trabaho nito sa Brazil. Wala rin daw sa biktima ang kanyang passport. Napakasakit daw para sa buong pamilya ang sinapit ng biktima na matagal na nilang hindi nakikita. Alam din daw nilang hindi lalaban ang biktima dahil yun daw ang kanyang natural na ugali. Mabait at mahinahon. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng biktima at dapat daw pagbayaran ni Ambassador Mauro ang kanyang ginawa. Kalawa naman yung kapatid ko, pinagamit niya sa makulong at ang awat. Nakauwi na sa Pilipinas ang kasambahay pero limitado pa rin ang komunikasyon ng kanyang mga kaanak sa kanya. Bago rin umuwi pabalik ng Pilipinas ang biktima, naabutan pa siya ng news team ng Globo News sa airport sa Brazil pero tumanggi na muna siyang magbigay ng panayam. We spoke to her very quickly at the airport when she was almost embarking back to the country. And she didn't want to record an interview. And said she was fine. Sabi ng palasyo, pinayagan na ng Pangulo ang Department of Foreign Affairs na imbestigahan si Philippine Ambassador to Brazil na si Marichu Mauro. Bilang isang presidential appointee, kinakailangan po ang pagpayag ng presidente bago maimbestigahan ang dating Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Mauro. Ang National Confederation of Labor ipinanawagang tanggalin ng tuluyan sa Foreign Service at Government Service si Mauro. Kasuklam-suklam at nakakainsulto raw ang ginawa ni Mauro bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Patuloy na sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ni Ambassador Mauro at ng kasambahay na biktima. JP Soriano, Nakatutok, 24 oras. Ikinabahala ng Korte Suprema ang mga quarantine violator na nagtatagal sa kulungan. Gayong magaan lang ang paglabag at pwedeng multa lang ang gawing parusa. Kung Integrated Bar of the Philippines nga raw ang tatanungin, community service na lang daw dapat ang ipinataw. Ang sagot dyan ang Joint Task Force COVID Shield at ang DILG, tinutukan ni Rafi Tima. Dahil sa paglahok sa protesta kung saan nalabag daw ang quarantine protocols nitong Hunyo, isang linggong nakulong ang 72-anyos na jeepney driver na si Lolo Elmer. Mas mahaba pa ang itinagal sa piita ng fish vendor na si Lolo Dodong. 12 araw
matapos mahuling walang quarantine pass nitong Mayo. Dalawa lang sila sa mahigit 35,000 nakulong dahil sa paglabag sa samut-saring quarantine protocol sa nakalipas na 7 buwan. Mula sa paglabag sa curfew, walang face mask, walang face shield at quarantine pass hanggang sa paglabag sa physical distancing. Hindi naman mabigat ang mga paglabag na ito, pero ayon sa Integrated Bar of the Philippines o IBP, may mga naarestong nagtatagal sa detention, lagpas sa itinakdang panahon ng batas. This is a cause for concern, especially so that the Supreme Court as early as April 20 and later on in April 30 issued circulars directing the prompt release of those detention prisoners with minor offenses. Nakarating na rin ito sa punong mahistrado ng Korte Suprema na kanya umanong ikinagulat. I'm surprised why there is a delay in the filing. Kasi kung i-file na nila yan at bailable yan or fine lang yan, ang ginagawa na lang yung nahuhuli, nagbabayad na lang siya ng fine eh. Sa datos ng Joint Task Force COVID Shield mula March 17 hanggang October 27, halos kalahating milyon ang mga nahuling lumabag sa quarantine protocols sa buong bansa. Lagpas 125,000 sa mga ito inaresto at sa ngayon, nasa mahigit 300 pa raw ang nakadetain. Mabilis magbago ang numerong ito dahil bagamat may mga bagong naaaresto, marami naman ang agad umanong pinalalaya matapos kunin ang kanilang detalye. Pero ayon sa IBP, sa halip na arestuhin at ikulong, dapat community service na lang ang ipataw na parusa. The approach less of criminal enforcement or arrest and detention. The approach should be education, informing the people, informing the lawyers, informing the judges, informing the police officers of these new rules that actually make it easier for the courts to release these detention prisoners. Pero nilinaw ng Joint Task Force COVID Shield at ng DILG, wala silang ipinapakulong na ang tanging violation lang ay paglabag sa protocol tulad ng walang face mask o hindi sumunod sa curfew. Ang mga nauuwi umano sa kulungan at nakakasuhan ng kriminal ay yung mga nahuli sa paglabag sa protocol pero kalaunan ay nakitaan ng mas malalaking paglabag sa batas. Only 7% of the total number na na-accost natin yung ating in-inquest or na-detain for violation of other cases, particularly disobedience, resistance, as well as direct assault, pati na rin yung violation ng RA 11332. Itong mga naiwan, mas mabibigat na kaso ang kinakaharap nila. At ang mga kaso ang kinakaharap nila ay criminal cases na violation of the revised penal code. Since criminal cases ito, kailangan sila magpiyansa at kailangan mayroong pahintulot mula sa korte. Sang-ayon naman daw ang Joint Task Force COVID Shield na dapat community service lang ang parusa sa mga mauhuling lumalabag sa community quarantine. Pero para mas malinaw para sa law enforcers at mamamayan, mainam umano kung pare-pareho ang ipapasang ordinansa ng mga LGU patungkol dito. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Kilo-kilometro ang nilalakad ng 67 taong gulang na lolo para mahanap ang ate niyang 69 na taong gulang na. Ang kwento ng mahigit isang buwang nilang paghahanap ni Lolo Jim sa kapatid sa pagtutok ni Oscar Oida. Libo-libo ang naantig nang ipost ni Miguel Aumentado sa kanyang Facebook ang kuha niyang ito sa isang lolo na nooy na aktuhan niyang namamahagi ng flyer sa pag-asang matunton ang nawawala nitong nakatatandang kapatid. Iniisip ko na siguro kung magulang ko yun nandun sa time na yun, siguro mas mahirap para sa akin. Kumbaga kung ako yun nandun sa sitwasyon na yun na tatay ko yun nandun na nag-aanap. Naisip daw ni Miguel na baka kahit sa pamamagitan man lang ng pag-post, eh matulungan niya ang matanda. Sobrang layo na nilalakad ni tatay. Tapos sa edad niyang na dapat na nagpapahinga na lang pero nagagawa pa rin niya maganap. Natuntun namin sa may Pasay ang naturang lolo. Siya si Lolo Jim Huerto, 67 years old at patuloy pa rin sa paghahanap sa nawawala niyang ate. Kanina, naglakad naman siya mula Alabang hanggang San Pedro, Laguna. Nag-aabot ng flyer sa mga nakakasalubong. August 25 pa raw, nang bigla na lang umanong umalis ang 69 anyos niyang kapatid na si Daisy Huerto sa tinitira nito sa May Pasay. Noong mga panahong yun, nasa Cavite raw si Lolo Jim. Wala pa rin po akong idea para makapunta dito para tumulong sa mapaghahanap.
Ito na nga lang po bumaba ang pandemic, saka pa lang ako nakarating dito sa ano, sa Pasay. May mental ano po to, may mental problem to. Pero nakakausap naman po siya. Kumpay na nga ho namin to eh. So nailabas na nga lang ho namin to dahil sa medyo gumagaling-galing na siya. Di na raw mabilang ni Lolo Jim kung nakakailang kilometro na ang nalalakad niya araw-araw sa paghahanap. Ang nasa isip lang daw niya ay kung ano na ang kalagayan ngayon ng nakatatandang kapatid. Talagang napakasakit. Sobrang-sobrang ano namin. Unang-una matanda na siya, hindi namin alam kung paano na siya kumakain, kung paano na siya natutulog. Hindi na rin kami makatulog. Alam ko na maduming-madumi na siya mula nung umalis. Malamang po na hindi na siya nakikilala. Kaya sabi ko nga sa mga riders, kung sakaling ispatan nila, lapitan, tunay ng picture, yun na lang po ang may tutulong na sa akin. Aminado si Lolo Jim na medyo mahina na rin ang kanyang katawan, pero wala raw siya balak tumigil hanggang di nakikita ang kapatid. Para sa anumang impormasyon na makakatulong para matunton si Lola Daisy, i-text o itawag sa mga numerong 0967447708 at 0917-904-7990. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Kinailangan ng kumuha ng karne ng baboy mula sa Visayas at Mindanao. Yan ay para makontrol ang labis supply bunsod ng African Swine Fever. Ang presyo ng baboy ngayon sa palengke sa Luzon, aabot na sa mahigit 300 piso kada kilo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Suki na si Abigail sa pwestong ito sa trabaho market sa Maynila, pero hindi siya makatawad sa baboy na umabot na ng 300 pesos kada kilo. Ang liempo, mas mahal pa sa 320 pesos kada kilo. Kaya naman kalahating kilong baboy na lang ang abot ng kanyang budget. Ba, sinigang kami, damihan na lang ng sabaw. Magana. Pa dumami. Sabi ng mga nagtitinda, talagang mataas ang presyo ng baboy dahil kulang na raw ang supply sa Luzon. Tataas pa raw. Kasi naubusan na ng baboy, yung baboy parang tawid dagat pa ganon. Parting ano north, wala na. Kaya ganon, nahirapan sila sa paghahanap. Kung nararamdaman na marami ng supply ng baboy, bababa ang baboy. Ngayon, sa ngayon po, wala pa po eh. Dahil sa mataas na presyo ng baboy, nagtakda na ng suggested retail price ang Department of Agriculture. 260 pesos sa kasim o laman ng baboy. 280 pesos naman sa liempo. Pero sabi ng mga nagtitinda, paano nila maibababa ang presyo kung ang SRP, puhunan pa lang nila. Sa Commonwealth Market sa Quezon City, 250 pesos na raw agad ang bili ng mga retailer mula sa kanilang supplier. Ang Luzon kasi naubusan na ng baboy eh, kaya kami sa Mindanao na kami kumukuha ng baboy. Ayon sa Department of Agriculture, tinamaan ng ASF ang Central Luzon at Calabarzon Region na dalawa sa pinakamalaking producer ng baboy sa Luzon. Dahilan para numipis ang supply ng Luzon. Pero mayroon para surplus o sobrang 54,700 metric tons ng baboy sa ngayon. Katumbas daw ito ng 12 araw na supply ng baboy para sa huling 3 buwan ng taon. Patuloy rin daw ang pagbili ng Luzon ng baboy mula sa Visayas at Mindanao para makadagdag sa supply. Itong mga nakaraang linggo ay meron na rin po tayong local na inangkat. When I say local, inter-island, coming from Visayas at saka po sa Mindanao. At significant na rin po ang nadala nating volume dito. Right. Pero po kung talaga pong may deficit tayo, import with those countries that are safe, that does not have pests and diseases. Dahil hindi na kaya ng budget ang presyo ng sariwang karne ng baboy, frozen na lang ang binibili ni Lorly. Sa Commonwealth Market, mabibili lang sa 160 pesos ang kilo o halos kalahati ng presyo ng sariwang karne. Pares lang naman ang lasa pag niloto mo siya eh. Masyadong nagmahal yung baboy na press. Para sa mga mamimili na mahigpit ang budget, mas murang alternatibo ang frozen na karne ng baboy. Dito sa Trabaho Market, mabibili yan sa halagang 220 pesos kada kilo. Ang sabi naman po nila, no Joy, sila kasi mataas po ang baboy ngayon. Kaya yung iba, talagang nagpa-prosent po. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.
May surprise project ang real-life Kapuso couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Kung ano yan, alamin sa chika ni Nelson Carlos. Kapantay ng excitement ni Khalil Ramos ang sayang naramdaman ng kasintahang si Gabby Garcia nang maging bagong kapuso ang young actor. Isang bagay raw itong matagal na nilang pinagdarasal. I'm super happy that Khalil is now with us here in GMA and I'm more than happy to be announcing na magkasama kami sa first show ni Khalil. So sobrang super thankful and super grateful talaga. Ang tinutukoy ni Gabby ang isang mini-series na kanilang pagsasamahan at nalaman nila ito kaninang umaga sa isang surprise sa dalawa. Ang alam lang ng dalawa, dadaan sila sa health protocol bago mag-shoot para sa Millennial Magazine show ni Gabby na In Real Life kung saan guest si Khalil. Yeah, so yung kaninang sinetup nila after the swab, magsispills kami. So, BTS daw. We went to GMA for swabbing lang talaga. That's it. Kaya wala akong ayos. Nakachikit lang ako. Pero bigla raw silang pinatayo para magspills sa harap ng camera. Taka na ako, no? Na parang, bakit red envelope yung spill? Di ba usually, sasabihin lang naman ko anong spill tapos gagawin namin. So, medyo nagtaka na ako. Tapos pagbukas ko, may parang poster na sa loob. Tapos, as in, yung reaction talaga namin ni Khalil was so raw. Kasi we had no idea talaga. So, hindi namin lang kung anong gagawin namin. Oo, parang bawal mag... Parang, dinapractyo pa kami. Ang proyekto, itinuturing nilang bagong pagkakataon para maka-inspire sila ng mga katulad nilang millennials. Parang medyo nahawa ako siya dun sa mentality ko na gusto naming magkuwento ng magandang mga storya through roles that really, you know, is very entertaining and may mensahe. Hindi pa raw sila pwedeng mag-spill ng detalye. Pero gagamitin daw ng dalawa ang natitirang buwan sa 2020 para maghanda para sa taping under the new normal. Sa kabila ng extra challenge, flex-worthy naman daw ang pagka-supportive ng boyfriend ni Gab. If ever I need help, si Khalil is always there to help me. Kasi mas matagal siya sa industriya kasi sa akin. So mas grabe yung mas matagal. Pero totoo, mas madami siyang films na nagawa kaysa sa akin. So sometimes I ask advice or help from him. And yun, that's how we work together talaga. Give and take. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, may more than 20 million na ang subscribers ng GMA Network YouTube channel. Dito mapapanood ang mga replay and recap ng iba't ibang past and present kapuso programs. May online kapuso shares din na mapapanood sa GMA Network YouTube channel. Ang GMA Public Affairs YouTube channel naman, mayroon ng more than 12.8 million subscribers. Ang subscribers naman ng GMA News YouTube channel, more than 7 million and counting. And that's it for our Chika from Home ngayong Thursday night. Ako po si Iya Adeliano, Miss Mel, Sir Mike, Adam. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes, mga kapuso, 57 araw na lamang Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ato Maraulio. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso para sa Pilipino, ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. For Chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.